Hallelujah, hallelujah. So sa ating pong mga banal na kasulatan, in the book of Genesis chapter 4, reading in verses 1 up to 2, now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel, or Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Sa Tagalog po, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapangalaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Nung nakaraan po ay pinag-usapan po natin about the creation of man. At binigyan pansin po natin kung paano ang Panginoon ay nagbigay ng paglikha sa tao. Atin pong in-emphasize na hiwalay ang paglikha ng hayop sa tao, bagamat nilikha po sila in the same day, sa sixth day. Pero nung ang tao na po ang kanyang lilikhayan, sabi, let us make man in our image after our likeness. So hindi niya po ito sinabi nang nilikha niya ang hayop. Ang tao po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. No? At binigyan ang emphasis nga po natin, yung Genesis 1:26, kasi nga po, yung word doon na God ay Elohim, na plural po ng word na Eloah. Let us make man in our image. So, ito po ay seems to be pluralized ang pagkakagamit po sa Diyos along with the pronouns that go along with it. Pero binigyan pansin po natin na to harmonize yung pong mga explanations, kasi parang animoy may mga contradictions. Ang iba't iba pong kapalibalagan na maaari po nating masabi, first, the Jews and many Christians see this as a reference to the angels. Maaari po kasama ng Panginoon ang mga anghel, let us make men, pero hindi po kabahagi ang mga anghel sa paglikha. Ang Panginoon lang mismo ang dakilang manlilikha. Number two, many other Christians see it as a description of God counseling with His own will. So, nagpa siya ang Panginoon ayon sa kanyang kalooban. And then third, majestic or literary plural. So, ang mga Hudyo po ay gumagamit ng plural form, hindi upang sabihin marami. Yung pong Elohim doon is not a multiplicity of persons, but a multiplicity of attributes. And then fourth po, a pronoun simply agreeing with the noun Elohim. Kaya po merong pronoun na us at saka po our. So, upang mag-agree po doon sa noun na Elohim. Or a prophetic reference to the future manifestation of the Son of God. So, ang Diyos po noon ay nasa espiritu pa lang, no? Wala pa po siya doon sa katawang tao. And that is a future plan of God. It's already in His mind. Pero bakit etong si Adan ay mayroon niyang itsura? Kasi nga ang pinagtularan ay yung future manifestation of the Son in the flesh. No? So, yun po yung binibigyan nating pansin. Dahil nga pong the form of the word Elohim is plural, but the Hebrews pluralized nouns to express greatness or majesty. Kahit po sa atin dito, no, lalo na po kapag tayo ay nagbibigay ng respect, di po ba? Kamusta po kayo? Yung pong pronoun na kayo ay hindi nangangahulugang laging sa pangmarabihan. Halimbawa po, ang kausap natin ay lolo o lola, bilang pagrespeto po, kayo ang ginagamit natin, plural pronoun, pero hindi nangangahulugang marami sila. So,
Ganun din po sa mga paggamit ng mga Hudyo. Meron po silang rules in their grammar, kaya hindi po sila nalilito, halimbawa, when it comes to their monotheistic belief in God, na hindi po nasa isip nila isa, pero marami ang persona. Sapagkat sa kanila po ay sabihin natin, walang tatlong persona ang Diyos. So, mayroon lang isa na nahayag sa pamagitan ng laman, at alam po natin siya ang nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi nga po natin nung nakaraan, no, yung pong kapahayagan niya sa laman, yun po ang naging pattern upang nan sa gayon magkaroon ng tinatawag na ilong, mata, tenga, bibig, kamay at mga paa. Ito pong si Adan, no? Sapagkat yun po ang future manifestation in the flesh of the Son. Sa Romans 8:29, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So, sometime in history, in human history, lumabas si Jesus Christ. Pero siya po yung tinatawag na firstborn among the brethren. Mas una po actually siya kay Adan, no? Sa isipan ng Diyos, sapagkat naroon na ang larawan, no, ng kanyang kapahayagan sa laman. Kaya nalikha ayon sa wangis ng Diyos, ito pong si Adan. So sa Colossians 3:10, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Dahil na po tayo nagkasala, nawala yung sabihin po natin imahe ng Diyos, larawan ng Diyos sa atin. But through the born again experience, we became new creature, new man in Christ, at sinasabi po na tayo ay nagkaroon ng pagbabago sa kaalaman according, saan po? To the image of Him who created Him. So kaya nga po yung born again experience, dun po nire-restore ng Panginoon, no? Yung pong likeness and His image in us, upang lalo't lalo na ihanda po tayo doon po sa future manifestations of sons and daughters of God in eternal life. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, atin nga po ding binigyan pansin ang pagkakalikha sa tao na pinormahan po tayo ayon po sa alabok ng lupa, at hiningahan po tayo ng hininga ng Diyos, at tayo ay naging kaluluwang may buhay. We have emphasized na yun pong carbon, hydrogen, oxygen, calcium, and nitrogen na masusumpungan po sa lupa ay nasa katawan din po natin. Nangangahulugan tayo talaga po ay nagmula sa lupa, no? Pero tayo po ay isang kaluluwang may buhay. We are made up of body, soul, and spirit. Di tulad ng hayop, pag namatay, wala na, no? Wala na pong eternity na naghihintay sa kanila. Pero ang tao, kapag namatay, ay meron pong eternal na buhay o eternal na kapahamakan na naghihintay ayon sa ginawa niya dito sa lupa. So, in-emphasize din po natin, God created man in His own image. In the image of God, He created him male and female only. So, kaya po, in-emphasize po natin yan. Babae at lalaki, at yun lang po ang ikinasal ng atin pong Panginoon. Binasbasan ang kanilang relasyon, kaya wala pong in-between. Amen? No? So, meron din pong mga iba na nagsasabing may mga pre-Adamic beings. May una pa raw po kay Adan at kay Eva, pero nakalagay po sa Bible. So, also it is written, the first man, Adam, became a living soul. No? At yung last Adam nga ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. First man ay si Adan. And then, Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. So, lahat na nangabubuhay, ang ina ay itong si Eva. So, nangangahulugan sila ang unang lalaki at babae dito po sa mundo. No? So, yun pong sinabi rin natin, the possible location of the Garden of Eden,
po sa lugar ng Mesopotamia na ngayon po ay nasa may Iraq, no? Because of the presence of the Euphrates River and the Tigris River. And also, sinabi rin po natin, according to verse 31 and Genesis 1, God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Wala pong ginawang masama ang Panginoon, including the angels. But something happened when it comes to Lucifer. Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita through the prophet Ezekiel, you were in Eden, the garden of God. Pero nung bandang huli, you were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. So nandun na siya sa hardin ng Eden. Huh? Pero nang masumpungan po ang kasalanan sa kanya, siya po ay hindi naging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So it is believed that while he was yet in Eden, hindi pa siya nagkakasala. You were in Eden, the garden of God. But sometime along the way, in the garden of Eden, iniquity was found in him. Kaya po hindi siya naging katanggap-tanggap sa harapan ng ating pong Panginoon. No? So yung pong power of choice na magkasala ay nagmula mismo sa tao na nilang si Eva, and then ito pong si Adan ay sabihin po nating sumuway sa utos ng ating Panginoon. So sin breaks communion with God, kaya bumagsak ang tao sa pagkakasala. And then, alam po natin, nagkaroon ng first judgment, four curses, curse on the devil, curse on the woman, curse on the land, and curse on the man. Kaya po, tingnan nyo po, si Lucifer, isa po siyang cherub, isa po siyang kerubin. Pero dahil siya'y nagkasala, hindi siya naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero tingnan nyo, no? Yung ginamit ng Panginoon na magbantay with a fiery sword, no? Upang paglabas ng mag-asawa, hindi na makabalik dahil nandun nga ang tree of life, kirubin din ang ginamit. Ha? So, makikita po natin na talagang ang Panginoon ay very strong when it comes doon sa pagkakasala ng tao. Mayroon pong judgment na talagang katapat ito. No? Pero, the wonderful thing in Genesis 3:15, He said that, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, the seed of a woman represents the Messiah. No? At yun po ang magandang bagay na kung saan sa pagdating ng Mesiyas, muli pong in-restore ng Panginoon ang relationship, in-restore ng Panginoon ang image, ang likeness niya sa atin sa pamamagitan ng isang panibagong nilalang sa ating Panginoong Heso Kristo. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness in our lives and for making us new creatures in your kingdom. So ngayon naman po, bigyan pansin naman po natin yung pagkakataon after the period of innocence. Yun pong nagkaroon sila ng pagtira doon nga po sa loob ng hardin ng Eden. At ang time of conscience naman po ang bibigyan nating focus, especially ito pong time ni Abel at ni Cain, and some information tungkol po kay Seth along with Enoch. And by next week po, saka po natin talakayin yung patungkol dito po kay Noah as one of God's righteous men in the Bible. So, ito po yung story about the first brother. Sila po ang kauna-unahan na magkapatid. Wala pong nakarecord sa Bible na may mas una pa po sa kanilang dalawa. kasi nga po, because of the questions regarding the marriage later on of Cain, ay baka daw may mas nauna pa dito, kaya may napangasawa itong si Cain. Pero ang sabi po ng Bible, they were the first siblings, the first brothers.
Sila po ang unang dalawang anak nito pong si Eva at saka po si Adan. So again, in the verses that we have read at the beginning, now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. So dito po mga kapatid, makikita natin kung papaano na ang Panginoon ay nag-emphasize sa kanya pong salita ng tungkol po sa kaibahan ng magkapatid na ito. Yung pong isa ay keeper of the sheep. Now, yung pong sheep doon, dito po ay NKJV, yung pong sheep doon, it does not only pertain to tupa. It pertains more to the flock. So, hindi lang po tupa, pwede po may kasamang kambing. So, kawan ang inaalagaan po nitong si Abel. At ito naman pong si Cain, siya nga po ay magsasaka. At siya po ay nagsasaka doon sa lupain, kaya mga bunga ng pananim ang kanya pong nabibigyang pansin. Now in Genesis 4:3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. No? So, nangangahulugan po na ang kanyang dinala ay yung pong kanyang inaani mula sa kanyang pagtatrabaho. So, makikita po natin dito, no? Na when it comes to offering something, sa puso po, sa katauhan po ng mga kauna-unahang tao, people already worship God. So, alam po natin, ni-recognize ni Adan at ni Eva ang atin pong Panginoon. At kahit sila po ay napalabas mula po doon sa Hardin ng Eden, makikita po natin, it was Cain who first gave an offering of the fruit of the ground. So, no doubt, ang sacrifice po ay bahagi na noon ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Yun nga lang po, later on, dahil nga po sa kasalanan, ang tao po ay nag-devise ng mga sariling pamamaraang pantao kung paano sambahin ang atin pong dakilang Diyos. Pero makikita po natin sa kanilang pag-aalay sa harapan ng Panginoon, mayroong alay na nakaka-please sa Panginoon at mayroong alay na hindi nakaka-please sa Panginoon. So, hindi tama na magkaroon tayo ng dahilan, basta sinamba ko na si Lord, ayos na yon. So, nararapat na maging basihan po natin, eto pong unang mga tao na nagkaroon ng paghahandog sa ating Panginoon. Now, the false religions that are practiced today and have been over many years developed not from myth but from a departure from a knowledge of the one true God. Now, kaya nga po, in the book of Romans, no, chapter 1, di ba alam po natin na kilala nila ang Diyos, pero hindi niya siya sinamba, no, sa tunay niyang kalagayan. No? Nag-devise sila ng pamamaraan na kung saan ay salungat sa pamantayan ng ating Panginoon. So, ang atin po, mga kapatid, na nire-restore ngayon bilang simbahan ng ating Panginoon ay ang tamang pagsamba sa Kanya pong harapan. Amen? Now, pagkatapos po niya, sabi po sa verse 4, Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. At may additional po, no, na emphasis ang Bible. And the Lord respected Abel and his offering. Mas nilinga po ng Panginoon ang kanya pong pag-aalay. At ito po, mga kapatid, ay nagbigay ng lalo pang emphasis doon sa bagay na nais ng Diyos na ialay sa kanya. In verse 5,
But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. So dito na po nagkaroon ng tinatawag na problema. Sapagkat pareho po silang nag-alay, pero magkaiba ang kanila pong inialay. At nga pong si Cain, yamang hindi po tinanggap ang kanyang alay, Cain was very angry. So ang naging resulta po ay nagkaroon po siya ng galit sa atin pong Panginoon. But the wonderful thing na atin pong makikita sa Bible kung bakit mas tinanggap ng Panginoon ito pong kay Abel ay masusumpungan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 4. Ang sabi po doon, by faith. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. So, yun pong isang bagay na kung saan binigyang pansin ng atin pong Panginoon ang pag-aalay nitong si Abel ayon po sa pananampalataya. Alam niyo po, ano mang gagawin natin na paghahandog sa Panginoon pag hindi ayon sa pananampalataya, walang saysayan. Ha? Kahit paani mo nagtataas ka rin ng kamay, nagkakaroon ka rin ng pag-iyak, no? Pero you can do it as a show, as a display to people. Without faith, we cannot please God. Kaya po yung faith ay very important na ingredient when it comes to pleasing God and making our offering an excellent sacrifice. So pag sinabi pong a more excellent sacrifice, it is a better sacrifice. Marami pong mga, sabihin po natin, mga dahilan upang i-consider ng Panginoon a more excellent sacrifice, ito pong pag-aalay ni Abel. At dahil nga daw po doon, he obtained witness that he was righteous. Ayon po sa naging kanilang pag-aalay, itinalaga po itong si Abel na siya ay matuwid. Ang nagte-testify daw po ay ang kanyang mga alay. No? Tingnan po natin. Kasi minsan nagtatanong po tayo, bakit nireject yung kay Cain? Cain offered fruit of the ground and Abel offered the lamb and his offering was accepted. Now, kung makikita po natin, mga kapatid, wala pong nakalagay na explanation, no? Kung bakit na, doon sa Book of Genesis, bakit hindi in-accept itong kay Cain, itong kay Abel ay tinanggap. Doon sa Hebrews 11, doon lang makikita natin yung isang reason, no? But it is God's sovereign choice. He knows the hearts of man. Wala po tayong may tatago sa Panginoon. Kaya alam niya yung kalahat-lahat ang detalye. Kaya gaano man kasimple o wala mang nakakakita ng pag-aalay na ginawa natin, pero kung karapat-dapat sa Diyos yung iyong ginawa, kahit sa pamantayan ng tao, hindi dapat gayon, pero sa pamantayan ng Diyos, no, hindi lang yung panlabas, kundi yung panloob na kalagayan natin, nakikita niya ang kalahat-lahatan. The next is another reason, yun pong kay Cain, fruit of the ground, it is a non-blood sacrifice. Wala pong dugo. Kasi nga po, no, syempre katas ng gulay o ng prutas, wala pong dugo doon. Pero dito po kay Abel, yung tupa, nagkaroon po ng tinatawag na pagbuhos ng dugo.
At ito po yung pattern ng future sacrifice of the Lamb of God, none other than our Lord Jesus Christ. So, doon pa lang, no? Aring hindi itinuro na ito yung magiging pattern. Wala pong ganon. Kundi, He did it by faith. Alam niya po, kahit yung isang kautusan ay hindi pa natin alam, pero ang Diyos po ay magre-reveal sa atin upang yung direksyon na ating lalakaran ay maayos sa Kanyang banal na kalooban. Biruin niyo po, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, parang there is that conscience in us na parang ito hindi tama, pero hindi pa naiituro sa atin. Nagkakaroon na agad tayo ng foreknowledge about His law, about His word, at pag nalaman natin, kaya pala, may kakaiba akong nararamdaman noon, ayaw pala yon ng Panginoon sa aking buhay. So, ibig pong sabihin, sa pamamagitan ng pananampalataya, in our time, through His Spirit, we are being guided by God for our sacrifice to be pleasing to Him. Amen? So, when it comes to sacrifice, blood sacrifice is the only acceptable offering God would receive. At ngayon, kaya wala na tayong blood sacrifice na ginagawa kasi nga, we have accepted the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, ang hinihiling sa atin, a living sacrifice, no? Wala nang dugo na sacrifice from us, no? Isang buhay na alay, kaya ibigay natin ang buong buo ang ating sarili sa Panginoon. Hallelujah! 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 The third reason is, it could be a poor quality. Maari po na itong si Abel, ang dinalaan niya ay best of the best, among the best, no? Pero itong si Cain, baka kung ano yung mga pabulok na. Baka yung lantana, ay alay na rin naman, hindi na makakain. E po ba? So it could be poor quality, no? Na ang itinira niya ay yung mga gaganda kasi yung nakakainin. Hindi na makakainin yun. O basta iaalay, lalagay lang naman sa altar. Eh bakit pa tuong yung talagang mga mapapula at mga hinog? No? So, it could be poor quality. And the fourth is attitude problem. Yung pong problemang matindi dito po kay Cain, ay yung kanyang pag-uugali. At yun yung isang bagay na itinetest ng Panginoon kapag ka tayo ay nag-aalay sa Kanya. Na kapag ka mali ang ating ginawa at sinabi ng Panginoon, hindi tama yan, ano ang magiging reaksyon natin? So, nararapat na ituwid natin ang ating mga sarili. Kasi ito nga po yung sabi ng Bible, no, sa verses 6 to 7 and Genesis 4. So the Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? Kung kumuha ka ng mabuti, bakit di ka tatanggapin? And, eto naman, on the other hand, if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it." Yung pong sinasabi daw na sin lies at the door, kagaya daw po yun ng isang hayop na mabangis na nag-aabang nung kanyang mabibiktima. Alam niyo po, yung parang nakabantay doon sa isang tagong lugar, na kapag ka nandyan na, yung mabibiktima niya, bigla na lang susulpot. At ganyan daw po, nakita niya kasi na hindi kaaya-aya ang pag-uugali nito pong si Cain. No? Kasi ang sabi sa kanya, hindi ka, no? Yung offering ni Abel, it testifies that he's righteous. Pero yung kanyang offering,
it testifies that he is unrighteous. May kasalanan eh. Sin lies at the door. And its desire is for you. Handa ka ng sakmalin ng kasalanan. At ang sabi, but you should rule over it. So, ibig pong sabihin, mayroon pong response na dapat gawin. Kung halimbawa nagkamali, dahil nga ang kasalanan ay mabangis, ha? Na po pwedeng mag-rule over you, kailangan alam po natin ang maging proper response natin. Ha? So, hindi po naging proper ang kanyang response. Kaya ano ang kanyang ginawa? Now, Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. So, yung anger po niya, mga kapatid, hindi niya na-manage, hindi niya na-control, hindi niya, halimbawa, Lord, mali pala, patawad po. Kung yung pala po ang mas tamang sacrifice, ay di yun po ang aking gagawin. Hindi ganun eh. Nagkaroon po siya anger and at the same time jealousy na gusto niyang maghigante. Ha? Bakit ang kanyang alay tinanggap, ang akin hindi? So ito po, yung kauna-unahang murder in the Bible. Kasi nga po, no? It's possible na apat pa lang sila noon. Hindi ko po alam kung ma-existing na. Pero nandoon, kung apat pa nga lang sila, kaya nga sabi, nang pinatay itong si Abel, 1/4 of the population of the world was murdered. Kasi apat nga sila eh. So, makikita po natin ganong patindi. At ito pong si Cain ay talagang sinumpa. In verses 9 and 10, then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? He said, I do not know, am I my brother's keeper? So makikita po natin dito yung indifference, yung kanya pong unconcern para sa kanyang kapatid. And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Yun po mga kapatid, ang isang kamanghamanghang patotoo ng isa pong taong matuwid. Namatay na, pero sabi ang kanyang dugo ay nangungusap mula po sa lupa. Ano pong ibig sabihin? Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Hindi rin po natin alam at hindi natin mapipili ang kamatayan na ating mararanasan. Pero ang bagay na dapat po nating paghandaan, maging matuwid nawa tayo sa ating Panginoon kapag dumating na yung huling sandali ng ating pong buhay. Dahil yung dugo nating matuwid, yun po ang magsasalita at magpapatotoo ng katuwiran na atin pong ipinamuhay sa mundo ito. Patay na, pero sumisigaw pa rin ang patotoo mula sa lupa. No? Grabe po mga kapatid yung pananampalataya na tinaglay ni Abel. Kaya kahit maigsiman ang kanyang ipinanatili dito sa lupa, ang magandang bagay, nagtapos ito, nakatanggap-tanggap sa harapan ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, ang sabi sa Hebrews 11:4, yung last part, and through it, he being dead, still speaks. So makikita po natin, magkaunay nakalagay sa Book of Genesis, and then nakalagay po sa Hebrews chapter 11 na tinatawag pong faith chapter sa Bible. Pero bagamat nagsasalita po nang dahil sa pananampalataya, ito pong dugo ni Abel, in-emphasize pa rin po in verse 24 ng chapter 12. Jesus, the mediator of the new covenant and the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Gaano man yung napagandang patotoo nito pong si Abel na ang kanyang dugo ay nagsasalita mula sa lupa, pero hindi kaya itong maikumpara sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sapagkat ang dugo ng Panginoong Hesukristo, ito ang nagbigay ng kaligtasan
no? Sa bawat isa sa atin at sa buong sanlibutan. So, we must appreciate the blood sacrifice of the Lord. Doon pa lang sa pasimula, na-emphasize na po ito, no? Kahit nga actually doon kay Adam and Eve, no? Di po ba nung sila ay magkasala, they were naked, no? At nung magkasala sila, nakita nilang sila ay bad. Pero nandoon, sabi nga na nagawa ang Panginoon ng a coat of skin upang lang sa gayon itabon sa kanilang katawan. Still, meron pong shedding of blood doon. Bakit? Dahil hindi magkakaroon ng balat ng hayop maliban na may pinatay na hayop. Ha? Kaya kung meron po tayong mga bugs na may crocodile skin at kung anumang klase ng animal skin, tiger skin yan, may pinatay po na buhay. Kapalit po ng produktong yan. So, makikita po natin na yung blood sacrifice ay napaka-importante po, no? Sa kanilang pong kapanahonan. And then again, yung blood sacrifice nga ng ating Panginoon, it's better than Abel's. Amen? Now, sinasabi pa rin po Genesis 4:11 to 12, so now you are cursed from the earth. So ito ang sabi ng Panginoon dito po kay Cain, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond, you shall be on the earth. So ito po ang naging sumpa sa kanya. Siya po ay magiging palaboy. Siya po ay hindi mananatili sa isa lang lugar. At ang pinakamasakit dito, siya po ay malayo sa presensya ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ba ako papatayin? So ang Panginoon ay naglagay ng marka sa kanya. I don't know if it is a literal mark, no? Or a spiritual mark na kung saan ay wala pong makakagalaw sa kanya. Bagamat, kita nyo, no? Bagamat ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay hindi kaagad in-instruct, no? With death itong tao. So, ang Diyos ay mayroon pa rin, no? Na pagbibigay ng pagkakataon sa tao. And then after that, it says that Adam knew his wife again, and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel whom Cain killed. And as for Seth, to him also a son was born and named him Enosh. So bilang kapalit daw po ni Abel, si Seth ang ipinanganak. Then men began to call on the name of the Lord. So nangangahulugan po na lalo na nga itong kay Cain, hindi po siya nagkaroon ng pagkatakot at tunay na pananampalataya sa Diyos. Pero itong si Abel, na siya nga pong matuwid, ay pinatay pa. So ang ipinalit po sa kanya na righteous seed ay walang iba kundi ito pong si Seth. Na nung ipanganak niya po si Enosh, ang sabi po, ang mga tao ay muling tumawag sa pangalan ng atin pong Panginoon. So, ito po ang magandang bagay na binibigyang pansin ng Panginoon sa kanyang mga salita. At pag-aaralan din po natin by next Wednesday, yung pong tungkol sa Cainites at saka po yung Sethites, mga anak ni Seth at saka mga anak ni Cain. Kung mababasa po natin sa Book of Genesis, mayroon pong separate na lineage na in-emphasize para po sino ang naging anak ni Cain and then sino ang naging mga anak nitong si Seth. It seems na may separation, the unrighteous seed and the righteous seed. At bibigyan pansin po natin yan by next week. No? Pero ito po, no, ang isang napakaganda pa rin emphasis in Genesis chapter 5 verses 4 to 5. After he begat Seth, the days of Adam were 800 years. And he had sons and daughters.
Kasi nga po, yung iba ay nagtatanong, paano nagkaanak etong si Cain kung walang asawa? At paano rin nagkaanak si Seth kung walang asawa? Saan nanggaling ang kanilang mga asawa? So, ang sabi po dyan, bukod po dito kay Seth at kay Cain, eto pong si Adan at si Eva, he had sons and daughters. So, it's possible, it's either kapatid din ni Cain o baka pamangkin nila ang kanila pong na pangasawa. Kasi nga po, ang sabi, so all the days that Adam lived were 930 years and he died. So napakahaba po ng panahon. At yes, marami na pong naianak na mga lalaki at mga babae. Ngayon po, kapag nakabalita tayo, naku, lalo na yung mga una-unang mga marriages, ano? May mga 17 children. Ngayon, pagka 13, talagang mamamanghana, eh, di ba? Yung mga una-una, 17. Meron pa nga akong nabasang nasa 20 yung naging anak. Ano? Sabi ko, grabe. Kawawa naman yung babae, ano? Pero nung kung sa kanilang kapanahunan na napakataga ng kanilang buhay, si Adan, 930 years. So, ibig sabihin, marami pa po na may anak, no? Babae at lalaki. So, doon po nanggaling. Wala pong yung mga pre-Adamic creatures na kung saan ay nilikha para sabihin nyo ang naging asawa nitong si Seth at saka po nitong si Cain. Doon po rin nagmula sa lahing yun. Wala naman po ibang pagmumulan eh. Si Adan at si Eva pa rin. Kaya kung may magtanong saan nanggaling yung asawa, ay di, either kapatid nila na nanggaling kay Adan at kay Eva, no? O kaya naman ay mga pamangkin. At noon po ay wala pa namang yung sin of incest na tinatawag. Sa ngayon po kasi nga, kapag yung iyong kapatid, yung iyong first cousin, no? Meron pong degree, no, of kinship na kinikilala ngayon. At meron pong mga deformities nga na nangyayari physically. Pero noon po wala pa yun. Huh? Especially po, although alam po natin yung mga deformities nito as a result of sin. Pero noon po, kasi kababago lang, alam po ninyo, perfect po yung genes na ginawa ng Panginoon kay Adan at kay Eva. No? Nasira nga lang po dahil sa kasalanan. Pero yung pong mga unang generations of men, hindi pa masyado silang apektado ng mga deformities. Nagkaroon lamang po ng law, ng batas when it comes na yung sin of incest ay ipinatupad nung kapanahunan na po ni Moises. No? Kaya nga po, kahit si Abraham, no? Di po ba si Sarah ay half-sister niya? No? So yung po mga ganon, kaya pinapayagan pa po noon, pero hindi po nangangahulugan na yun talaga ang main purpose o main plan ng ating po Panginoon. No? Sapagkat alam po niya in the future magkakaroon niya ng problema. Pero at some point of time ay binigay po sa batas, no, yun pong nararapat ng kautusan upang maingatan po yung mga ma-reproduce na mga anak at huwag po magkaroon ng further problems. So noon po, wala pa. Kaya po, wala pa po noong sin of incest. Ang sabi po kay Adan at kay Eva, mayo kayo at magpakarami. Yun pa lang po ang sinabi sa kanila. Kaya doon din po kay Adan at kay Eva nagmula. So, ito po yung katotohanan na maaring maging question sa atin. Now, ang isa pa po na mabibigyang focus natin, ito na po yung last, ay walang iba kundi ito pong si Enoch. No? Si Enoch po, he is the man who walked with God. At napakaganda nga po ng kanyang patotoo. Kung titingnan nga po natin sa Genesis chapter 5, verse 21, ganito po ang nakasaad. At nabuhay si Enoch na 65 taon. At naging anak si Matusalem. So ito pong si Enoch ay galing po ito doon sa
lineage ni Seth. Ha? Meron din pong Enoch doon sa kabila. So, wag po natin, wag po tayo magkaroon ng confusion. Ha? So, ito pong Enoch na ito ay yung galing po kay Seth. At ang naging anak nga daw po niya ay si Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At the age of 65 na maipanganak itong si Matusalem, nagsimula na siyang lumakad na kasama ng Diyos. At ang itinagal niya pa ay 300 years. Pero pagkatapos noon, verse 23, at ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. 365 years. No? So, on the 65th year, pinanganak si Matusalem, siya ay lumakad na kasama ang Diyos. In the next 300 years, biruin nyo, na-maintain niya. No? Tayo nga ilang taon ba tayong tatagal dito at ilang taon yung paglilingkod natin sa Panginoon parang hirap na parang hindi natin matatapos. Ayun nga 300 years na kaya niya. No? Consistent ang kanya pong paglakad sa Panginoon. At ang sabi po dito, verse 24, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Siya po yung pinaka, sabihin po natin, pinakabata na nawala sa mundong ito. Lahat po sila, mga 900 years, di po ba? Yung anak niyang si Methuselah ay 969 years. So siya po yung oldest man who ever lived in this world, yung anak ni Enoch. No? Pero yung kanyang pinakabata naman, yung kanilang kapanahonan, 365 years. And then, hindi na po siya nasumpungan sapagkat siya nga po ay kinuha na ng atin pong Panginoon. Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 11? Dito na po tayo magtatapos, no? Dito po kay Enoch. Hebrews chapter 11, dito po nakalagay sa faith chapter, yun po kanyang naging patotoo. In verses 5 up to 6, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. 5. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Panginoon. No? At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa kanya. So nakita natin na minaintain itong si Enoch ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At alam nyo, may magandang bagay na inireveal itong si Judas patungkol dito po kay Enoch na hindi po nabanggit in the Old Testament. Ano po ang sabi sa verses 14 up to 15? At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsasabi, narito dumarating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang ang banal upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya na mga makasalanang masasama. So, ano po ibig sabihin mga kapatid? Naging prophet, itong si Enoch, yun po ay itong tumutukoy na laksa-laksang mga banal, ito po ay sa second coming na ni Jesus Christ. Biruin niyo po yun, nakita niya, na i-prophesy niya yung tungkol sa bagay na yon. Ibig pong sabihin, meron din po siyang expectation. And because of that expectation, no, napaka ilang libong taon pa ang darating bago magkaroon ng kaganapan yun, ginanap na sa kanya ng Panginoon na siya po ay i-rapture. No? So kahit wala mo po niyo yung New Testament times,
We are hoping for the rapture, pero naging pattern po itong si Enoch, no? Na kung paano marahil yung rapture na gagawin sa atin. Yung ginawa sa kanya, din na nasumpungan eh. Nawala na lang po siya kasi nga nasumpungan po siya na kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, he was expecting for the coming of the Lord and he experienced it in his lifetime. At kaya nga po sinasabi na possible, no? Possible din na siya ang isa doon sa two olive trees. Although may nagsasabi po, it could be Moses. Kung siya man o hindi, the most important thing is that during his lifetime, he was taken up by the Lord. And he was somewhere in the presence of God, no? At naghihintay, no? Sa eternal life na kung saan ay ipararanas ng Panginoon sapagkat naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Nawa, maging kagaya tayo ni Abel, maging kagaya tayo ni Enoch, na naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. And one of the righteous men na ating pagbibigyang pansin is Noah. So by next Wednesday, ating pag-aralan regarding Noah and the flood, at hayaan natin na lalong-lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hinili ko po ang bawat isa ay tatayo. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! So kung hinintay ni Enoch ang hinintay noon ni Enoch ang pagbabalik ng ating Panginoon, nawa ito ay pakahintayin din natin, no? Mas malapit na nga tayo eh. Let's sing that song, si Jesus ay darating na. At sa pagdating ng Panginoon, may we be righteous, may we be pleasing